Good day mga kasaka, panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog at panibagong update na naman. So welcome sa aking mini backyard farm. Sa mga abutang video na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para update kayo sa ating mga ginagawang video update. So maraming salamat sa mga subscribers at sa mga nanonood ng ating mga mini vlog about dito sa ating backyard farm. So for today's video, dahil sobrang init, sobrang alinsangan at sobrang tignan nyo na lang ang aking ang inahin. Ayan. So ang gagawin natin dito ngayon ay tatanggalin ko itong ipa. At since na 5 days old na rin naman itong mga biik, so gagawin natin, lilinisan natin siya, papaliguan, din wawalisin. Basta hindi lang natin papaliguan yung mga biik. At ayun, so mababasa lang yung sahig. Pero hindi lahat, ito lang na may mga dumi niya. So ang kailangan lang natin dito ay try natin bigyan ng feed baka tumayo. Tapos bigyan na rin natin ng tayo lang. Ayan, lakas. Gas at off. At tayo lakas. Piso! Galing! Uy! Galing! At aking bilisan ang iyong gulungan. Galing! Tayo na! Ala, ayaw niyang tumayo. Nakakain siya ng madami. So alright, tapos na tayo sa ating paglilinis. Ayan. So disclaimer lang, no, huwag niyong gagawin to pag malamig, maulan at may mga sakit or nakita niyo lang hina yung nanay or ang mga biik, no? So gawin niyo lang to pag ganito yung panahon na sobrang init, alinsangan at na nakikita niyong hingal na hingal yung yung mga yung inahin nyo. Yun, basahin nyo siya, linisan o ano man nakikita nyong nagiging sanhi ng sobrang init dahil posible siyang magka-stroke o atakihin siya ng heat stroke, no? So ito naman ay hindi ko muna siya tatanggalin, no, para hindi mabigla or hindi basta ano tawag nito, hindi sila lamigin bigla. So okay pa naman sila, medyo nagkukumpul-kumpulan lang yan kasi nandito pa ako. Maya maya pag itong parting ito ay tuyo na, maghihiwa-hiwalay din yan. So malalakas itong mga biik at nakita nyo naman malakas yung nanay, nakakain ng marami at uminom ng tubig. And make sure lang din, no, na bago nyo siya iwan, kailangan napatuyo yan ng maayos o ng mabuti. So kung mapapansin nyo rito ay hindi ko ito nilinisan para tulad yan, gusto nilang matulog, meron silang mapagtutulugan na basa. So dito sa aking backyard farm,
ay hindi talaga ako nagpapaligo ng biik or ng baboy hanggat hindi sila kumakain ng grower one na feeds. So hanggang starter, hindi ako nagpapaligo ng mga baboy. Yung sahig lang yung binabasa ko, nililinisan ko. At yon, hindi ko sila pinapaligo at para mahina pa kasi sila sa lamig pag mga ganung stage. So, ayun ko sa iba, pero ganun lang ako dito sa aking baboyan. So ayun, hanggang dito lang ang aking video. Maraming salamat muli sa panonood. Sana may natutunan kayo. At kapag nagustuhan nyo ang video na to, please subscribe and hit the notification bell para update kayo sa ating mga ginagawang video. At ayun, lagi kayong mag-ingat, lagi kayong palakas, iwas sa anumang kapahamakaan. This is Edgar, ang simpleng magsasaka from Bicol. Cheers guys! Peace!